Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dito ako guys sa parkingan ngayon sa Albert. So, baling-galing akong Tisan. So, tumigil ako rito sa may tabing dagat. Yan sa kabila, yung dagat. So, nagsombrero ako ngayon guys kasi mainit. Baka mag-itim tayo. So, ngayon guys, punta tayo dun sa tabi ng ano, mga batuan, kasi itingin tayo ng shell, tawagin ni Five Finger, tawagin naman sa amin sa Bicol ni Sahang. So tingnan natin guys kung makakuha tayo. Libre na tayo sa ulam, samahan nyo ako guys. Dito na ako guys sa tabihan, sa mga batuan, kaya lang mahangin, hindi natin makita yung ano, shell. Ganito siya guys, kaya lang wala na siyang laman. So, dito ako ngayon guys sa ano, sa tabing dagat. Ayan. Ayan. Malakas ang yan guys, beach yan. Yan may mga katips na yan. Yan lang, sobrang lumot. Kaya mahirap pinapit yung Five Finger. Halos ka ano siya guys, ka kulay siya ng mga bato. Malalim pa yung tubig, kaya mahirap tayo hanapin yung shell na yun. Mamaya pa siguro ano, pag low tide. Guys, oh, ito guys, oh. Oh, ayan, may nakakuha na tayo ng isa. So medyo katamtaman to guys, ang laki nya. Makakuha tayo ng piraso, pwede na yun. Wala mo. Hirap hanapin. Okay. Halos kaano siya ng bato. So, tinubuan na siya ng ano, lumot. Kaya hirap hanapin. Thank you.
hangin guys, makakarami tayo rito. Sinong pumunta ko rito, ang dami ko alim pa pati yung tubig, tapos maalon pa. So ayan guys, dalawa na. Ayan na itsura niya guys. May dalawa na tayo. So pwede mo to ihawin guys. Pwede mo siya linisin yung pinakabahay niya. Pwede mo siya igisa lang. Solve na. Makakita lang tayo guys ng 5. Pwede na yun. Yan guys, may 5 sagot. Piliin natin. Ayan guys, nakita niya. Gula yung tubig. Ayan. Piliin natin. Uy! Nailap. So daming lumot guys. So at least nakakuha tayo sa dalawa. Daming ibon guys oh. Yung mga nanghuli din ng isda na ibon. Nakakita sila ng isda, lulusungin nila. Guys, tatlo na nakuha natin. Yan. Pili na to. Yan itsura guys na 5 finger. Next time na lang guys. Kapan tayo dito uli or kapan tayo ng ano isan. Dadaan tayo dito ulit para makuha na dito. Tatlo lang nakuha ko kasi lakas ng hangin. Nakakahilo yung tubig. So, pwede na to. Masarap to guys, ihawin. So, bago mo siya makain, kailangan basagin muna yung itong baon niya. So, balik na ako sa aking sakyan guys. Pwede din maligo dito guys.
Sarap sana maligo. Kaya lang, mahirap kay malagkit sa katawan. Wala ako panpanlaw ng yung tubig na hindi dagat. So ayan guys, yan pwede dyan maminwit sa mga batwa na yan. Marami kang mahuli na isda dyan, may dalahang binwit. So siguro may isang taon na guys ang nakalipas sa unahan na yun. Yung ganitong shell, halos isang balding malaki na kuha ko doon sa unahan na yun. Kailang malayo doon yung parking. So yan yung sasakyan ko sa kabila. So galing akong Gisan, papunta ako ng Damam. Subali, tatlong araw kong biyahe, tatlong araw sa kalsada, layo-layo, pero laban lang. Kuhanin natin yan, utay-utay. Yan guys, dagat dito sa KSA, sa Albert pala. Bali pagpapunta ka Gisan, dadaanan mo yan itong tabing dagat na. Dito hanggang Gisan nasa 246 kilometers. So yung Yemen nasa 328. So yan yung aking partner, fully loaded ng walang sasakyan. So tawid na tayo ng kalsada guys. Kaso tayong nakuha na pangkiha. So nalisa tayo guys. So dyan sa bandang unahan, bibili ako ng ano, ng isda. Mayroon kasi dyan ng mga Indiano na ano, na may ingwit sila na nagbibinta ng isda. So bibili ako ng babaonin ko sa biyahe sa loob ng tatlong araw.